Ah, sarap ka mo, sarap. Sila lang sabi sarap. Dito talaga to. Kainin. Ati Gina, ba't ikaw hindi ka kumain? Pag may matira, sa akin na. Sa kasasawa ko. Mamaya ka na. Inuuna ko muna sila para mabusog. Sa Pilipinas, ang realidad na mayorya ng porsyento ng populasyon ay nasa linya at nasa ilalim ng linya ng kahirapan ay normal at tanggap sa mata ng lipunan. Ito ay mali at hindi dapat natanggapin na lamang. Upang tayo ay umaunt sa kahirapan, kailangan nating imulat sa katotohanan ang ating mga mata at ayusin ang problema sa sistema ng lipunan. Kagaya ng aking paulit-ulit na sinasambit, ang kahirapan ay disenyo ng mga taong nasa itaas at kapangyarihan. Ang mga taong nasa itaas ay hindi mananatili sa kapangyarihan kung wala ang mga tao na kanilang nilulukaran. Ang economic poverty ay isang modern-day system of slavery. Sa Pilipinas, sa lahat ng mga naging presidente, tanging si Presidente Ramon Magsaysay lamang ang nagkaroon at nagpakita ng tunay na pagmamalasakit sa sambayan ng Pilipino. Sa kasawiang palad, siya ay pinapatay ng mga taong makapangyarihan. Kung ikaw ay masyadong makamahirap, hindi maiiwasan na mayroon kang mababangga ng mga korap na mga negosyante at mga politiko. Tinaniman ng bomba ang eroplano na sinasakyan ni Presidente Magsaysay at ito ay pinalabas na aksidente sa madlang Pilipino. Kagaya ng aking paulit-ulit na sinasambit, magpapalit-palit man tayo ng bagong presidente kada 6 na taon, may magbabago ba? Ang sagot ay wala! Walang magbabago dahil maglalagay lamang tayo ng bagong pinuno sa isang bulok na sistema na nakagisnan na. Ang mga mayayaman ay lalong yumayaman, samantalang ang mga mahihirap ay namamatay na parang mga daga sa eskinita. Ang ating kailangan sa Pilipinas ay ang kumpletong pagbabago mula sa itaas pababa, mula sa ibaba pataas. A complete social change. A complete social revolution.
Hindi pa tapos ang aming Tulay Series episode. Ngayong araw, ipapakita namin sa inyo kung gaano kahirap tumira sa ilalim. Sa kondominium sa ilalim ng tulay. Kondominium tulay. Ito si Ate Gina. Sa edad na 47 years old ay marami siyang anak. Kaya naman, kahit anong trabaho ay pinapasok niya para kumita ng pera para maipakain sa mga anak at apo niya. Kapag high tide, namumulot siya ng plastic sa ilog. Kasama ang bunsong anak ng si Justin. Kapag marami na ito, ay sa kanya binibenta sa junk shop. Ang regular naman daw niyang trabaho ay paggupit ng goma, ng tsinelas. At kumikita siya ng 20 pesos dito kapag natapos niya ang isang bundle na goma. Nagbebenta din siya ng mga beauty products sa community nila. What's the color? Kumusyunan ang kita niya dito. Ate Gina, magkano kinikita mo dyan sa pagbibenta mo niyan? Pag ano, halimbawa cash, 50%. Pero pag yung ang kikitain ko sa ano, pag hindi ko maikakas isang buwan, 30% lang mapupunta sa akin. Di maliit lang. Oo. Ayun lang, tiyaga-tiyaga lang. Sana ko palagi may pangkas. Eh kung wala. Halimbawa, kukuha ka ng isang bra, 192. Pag i-cash mo sa akin, may kita ko na 49 pesos. Ay, paano pag hindi cash? Hindi, yung kikitain ko lang doon. Nasa 29 pesos lang. Ganon. Kasi, ano to eh. Kailangan ito, may cash ka. Pero ngayong araw ay pumasok muna siyang tagalinis ng bahay. Ate, alis na po ako. Salamat! Ito, kumita na ako ng 60 pesos. May pambili na pagkain sa araw na to. Pagbilan, bigas niya. Yes, kalating kilo. Saka isang sardinas. Yan po. Thanks. Buwan na kabila ko ng bigas at saka sardinas. Ito na yung natira, 20 pesos para pambili ng pagkain bukas. May swerte daw siya ngayon kasi meron siyang maiuwing pagkain para sa kanyang pamilya. Hello. Sa kabila yan? Oo. Madaling pagpaharap. Ko muna ito ibibinta ngayon kasi wala pa sa piso. Bukas lang, dadagdagan ko pa. Ito ay isa sa mahirap na parte sa pagtira sa pondo ni Angela. Para makarating ka sa kanila ay kailangan sumakay sa bangkang ito. Gawa ito sa styrofoam na pinulot niya mula sa basurahan. Maraming taon na ang nakakalipas. At ginagamit nila ito sa pang-araw-araw nilang buhay. Hindi na ako makapaghintay para makita ang kanilang tahanan. Paul, ikaw na, Paul! Akyat na! Huwag ka lang malikot! Ate, natatakot siya eh. Hindi. Ako bala. Sige na, Paul. Go. Jaya ka lang, Jaya. Huwag ka tatawid, Jaya. Takot siya eh. Sige lang. Hawakan muna dyan sa alam. Bitaw na ako. Bitaw na ako. Bitaw na si Chichay. Huwag lumangon na dyan sa bahay. Huwag dyan ka lang. Basta ako bahala. Hindi kayo maano. Ayan, maandar na kami oh. Ako umupo.
Basta huwag lang malikot. May galing din doon! Ang lupi ang nasilpi niya, manibela. Ayusin ko lang. Mabigat kami tatlo sa bangka. Ayusin ko lang. Kaya hirap na hirap siya. Magalaw ng bangka. Is this called surfing? Hindi ka mag-surfing dito. Maano ka dito. Pumuloy ang ano na ito, lugar na ito. Ang bura. Yung kondominium ko, ang ganda. Dadaan, baka makadaan mo kayo. Ito yung pinakamaganda kong kondominium. Papasok na po. Pasok sa may kondominium. Ah, ito yung kondominium ni ate. Ito. Kagaya nung townhouse ni Ate Connie dito sa ilalim ng Tolay, itong kondominium ni Ate Gina, mainit. Tsaka may mga tulo din. Mag-mountog kayo ha. Tutulo pa sa dito. Ito yung ano, kusina namin. Dito ako magluluto. Ito yung kusina namin. Ito na may kubita. Dito sila natutulog. Medyo delikado. I mean, delikado talaga. Ito, pwede kang mauntog. Tara, explore pa natin yung bahay nila, Ate Gina. Taga lang, te. Okay lang. Sobrang init. Pawis na pawis na ako, oh. PCR namin. Ganda-ganda. Ayan. Magagawa lang na siya. Diyan ka lang. Ito na yung saigang po. Ito yung gamit po, gatong. Yan. Kailangan sisindihan pa niya. Magkukusok-usok pa. Ang buhay namin dito parang alon. Minsan may pagkain, minsan wala. Kapag nagluluto siya sa kalan niya, nagsisindi muna siya ng plastic para mabilis magningas ang kahoy na panggatong. Pag nagluluto sila Ate Gina, umapasok yung usok dito. Hinirap na niya. Mayroon akong 10 anak. Ang ani may asawa na. Yung 4 kasama ko dito sa kondominium ko. Tapos may kasama kong 2 apo. Ah, ganun po. E di, 10 nakatira yung ibang anak niyo po? Yung mga may asawa na. Ang iba, sa ibang tulay na rin nakatira. Kasi, hindi naman kami pwede magsama-sama lahat dito eh. Marami. Oo, oh, bibigay po. Oo, oh, bibigay. Baka bumigay yung kondominium ko. Delikado ito dito ng lugar namin, itong Tulay. Kasi gabi-gabi nangangamba ako, na nagdadarasal ako na sana huwag bumagsak ang Tulay. Baka matabunan kami. Ito na may mga anak ko. Si Kenneth, si Jelaika, si Justin, at si B-Boy. Ito yung mga apo ko. Ito si Ningning, ito si Mingming. Ate Gina, may bala ka pa bang mag-anak? Wala na. Kung pwede nga lang sa uli ko sa loob ng batres ko, pwede sa uli ko na lang yan. Para hindi na mahirapan sa buhay. Construction worker lang ang asawa ko. Walang permanenteng trabaho. Kagaya ngayon, nag-ahanap siya ng trabaho. Kaya madalas, wala kaming pera. Hindi kami nakapagtapos ng asawa ko sa pag-aral. Kaya wala kami mahanap na magandang trabaho. Dati, nagtitinda kami ng sorbetes. Yung ano, dirty ice cream na tinatawag. Sa school lang kami nakapwesto. Malakas kumita. Madaling maubos ang ice cream. Eh kaso nagsara yung pabrika eh. Kaya wala na rin kami anak buhay. Dati, magandang buhay namin. Nangungupahan kami. Nakatira kami sa apartment. 2-5 isang buwan. Hindi pinalad eh.
Ate Gina, paano kayo napunta dito sa Tulay? Yung pinsan ko, dito nakatira dati. Sabi ng pinsan ko, dito na lang kami tumira kasi pinalayas na kami doon sa inaupahan namin. Doon na kami natutulog sa kalsada eh. Kaya dito na kami pumunta. Wala lang upang, may matitira pa, may tutulogan pa kami. Ate Gina, gano'ng kahirap tumira dito sa ilalim ng Tulay? Mahirap, usay mahirap. Talaga naman talaga napakahirap. Parang alon. Kasi wala kami magawa eh. Wala kami pag-upa. Kaysa matulog kami sa kalsada, maganda lang sa ilalim ng Tulay. Kasi safety kami. Sa kalsada, mamaya, habit yung mga anak ko, mawalak pa. Tsaka may bubong kayo kahit pa paano. Kahit pa paano, may masilungan. Hindi man maturing na bahay, natutulogan. Yan na nga na doon. Ate Gina, libre itong tinitirahan mo, no? Pero nagbabayad po kayo sa kuryente, tsaka sa tubig? Oo, submeter. Submeter kami. Bigay sa amin 18 isang kilowatts. Di, magkano po kumapat ako rin? Nagtataka nga ako sa ginaw ko, 2,000 ba yun? 2,000? Eh, yung tubig niyo po? 50 linggo-linggo. Ibayad 200 isang buwan. Malaki ng ilaw mo. Hindi ko alam. Hindi nakikikabit lang kayo. Wala akong magawa eh. Kung anong nila, yun ang babayaran ko. Eh, di ba ang gamit mo lang? Electric fan, tsaka ilaw. Electric fan, tsaka ilaw. Tipid-tipid, isang ilaw na nga lang gamit ko para hindi na lubak eh. Ewan ko, lumitindihan. Hindi na mapipili ko lang ilaw. Malamok. Tsaka mainit. Malamok. Hindi siya mainit kasi kahit papano. Malamok. Ah, malamok. Malamok talaga. Ako hindi nyo, pag naabutan nyo dito ng madilim na, sahay sa'yo ang lamok dito, parang kala mo, kakainin ka. Pakalamok. Ate Gina, anong pinakamahirap sa pagtira dito sa ilalim ng Tulay? Kung may bagyo, eh siyempre, lumilikas kami dyan sa taas. Dyan sa may basketball court. Dyan kami nakatira kong rapit. Yung ano din kami natutulong. May tricycle, eswerte. Kung wala, magkukubo-kubo ka lang ng kunti para masilungan ng mabata. Kailangan buhay dito. Kailangan alerto ka. Tuwing may bagyo, huwag ka na matulog. Oo. Kailangan gising lang. Oo, always gising ka. 24 oras. Sa katunayan nga, may nalunod dyan sa kabilang unit eh. Dahil ano, nung bagyo ang malaking tubig. Hindi naaagapan ng nanay. Siyempre, taranta. Sa dami rin ng anak. Pwede nalunod yung bata. Ganun. Ganun lang dito. Kaya kailangan dito alerto ka. Ito na. Kaya na tayo. Ate Gina, ilan na lang po nag-aaral sa anak mo? Isa na lang, si B-Boy. Kasi honor student naman yan eh. Hmm. Kahit walang baon, pumapasok yan. Makapasok lang. Anong grade na po siya? Grade 9. Bibo, anong pangarap mo sa buhay? Mako, pagdapit pa na magkaan. Ano bang gusto mong kunin? HRM. So, magtrabaho sa ano? Sa mga hotel. Tsaka sa cruise ship, pwede kayo, no? Para po matulungan ko po yung mga pamilya ko na makaon sa kahirapan. Oh, kumain na kayo. Sige, sige. Tara na. Go, don, duga, duga. Go, go, go. Duga. Buds. Teka lang. Sasandok na nga po eh. Teka, ito na para kay Ning Ning. Ito para kay Ning Ning. Kay Ming Ming. Madami yung mata ko. Opo. Eh, Justin. Pinaparty-party ko para lahat makakain. Para lahat malaman na nantiyan. Oh, ginay ka. Ikinit. Oh, B-Boy kayo na. Bubuksan pa rin po. Oh, ito na po. Oh, kayo na po. Oh. Oh, intay ka. Opo. Justin. Kaya na. Oh, Justin, gilay ka. Gilay mo eh. Gilay mo, charo natin mo. Gilay mo. Kaya na, boy. Ayaw mo kumain?
Ayos sa pagkain, Ming. Pabibig kayo na. Pabibig kain ako. Ano? Sarap! Ikaw nga. Ikaw nga. Ah, sarap ka mo, sarap. Sila nga sabi sarap. Dito talaga to. Kain, Ming. Ati Gina, ba't ikaw hindi ka kumain? Pag may matira, sa akin na. Sa sasawa ko. Mamaya ka na. Inuuna ko muna sila para babusog. Ati Gina, ilan kayo beses kumakain sa isang araw? Ito, isang beses lang. Nakita mo naman yung kita ko kanina, di ba? Pag isang araw lang talaga. Pag isang beses lang talaga. Ati Gina, bakit nasa yung dalawang apo mo? Babasok ang anak ko ng katulong eh. Kasi iwalay na siya sa asawa. Iwalay na siya sa asawa niya eh. Wala nang tatay yung mga dalawang bakang yan eh. Kaya ikaw na nag-aalaga. Sumiswerdo naman pala yung anak mo. Hindi ka papasok pa lang sa trabaho mo kasi ano, yung hindi maiwan-iwana yung bata na binili sa kanya sa buhay. Binili sa kanya. Didig niya eh. Eh ngayon, naawat-awat ko na lang para... Para maiwan na sila. Ate Gina, bukod doon sa mga racket mo, na siyempre hindi naman permanente yung racket mo, diba? May naiisip ka ba na yung pangkabuhayan mo na pang-araw-araw makakakuha ka ng pangkain mo? Oo, may naiisip ako. Gusto ka na nabintay yung kundok eh. Aso, walang bumibili. Wala. Wala akong pag-ano. Masyado kasing mahal tong kundok okay. Eh. Hindi kaya ito ng tao. Bilhin. De, joke lang. Gusto ko kasi mag-ano ko ng kahit mapagkitaan lang, mag-turong tindahan ba? Eh, wala po na eh. Anong klaseng tindahan gusto mo? Kahit ano lang. Halimbawa, fishball. French fries, ganon. Sakay. Wala eh. Wala po na. Ayan. Ito yung natirang ulam. Mamaya, pag dumating yung asawa ko, paghanap ng trabaho, pakain ko. Hindi ka kakain, te? Mamaya na. Hati na kayo po dyan. Hati na kami mamaya, pag ano yan. Pagdating niya. Tapos tubig na lang yan, matutulog na yan. Hintay na lang namin magdilim, tutulog na kami. Ano eh, may kwarto dito. Dito natutulog si B-Boy, tsaka si Kimmy. Ibo, gano'ng kahirap yung buhay mo? Sobra. Pero nag-aaral ka pa rin, ano? Oo, kumain pa natin. Gusto mo talagang makatapos? Oo. Kung titignan nyo, nag-aaral siya kahit na madilim dito kasi wala naman silang ilaw dito. Kumukuha lang siya ng liwanag din sa may bintana tsaka dito sa bukas na ito. Kasi isa lang ang bumbilya nila yung nandoon sa labas. Iboy, mainit dito. Ba't hindi ka mag-electric fan? Sira po kasi dito. Kasi rari ko. Kaya nag-i-taste ka naman sa inip. Hindi pa yan, tin, ha? Yes, damas ka rin nasa. Nahulog na ba yung mga bata dyan, te? Ako. Ako. Nalulog ka? No. Hindi. Saka yan, nalulog ka. Nahulog na rin yan dyan. Ako doon. Ano na natin ito? Nahulog na ito na lang hindi pa. Ang lulog. Malalim? Mas matanda ko ba dyan, men? Opo. Baba! Waterproof yan eh. Baba! Di ka bitaw po. Okay. Eso es.
tayo. Babalik na kami ngayon kala Ate Gina. Ilang sandali pa ay narating na namin ang lugar nila. Ate Gina! Daming lamok. Marami talaga lamok dito. Marami pinakagat ako. Oh my God! Ayun na lang. Hindi, hindi yan. Don't waste the time! Ayun pala. Uy! Hindi, sumabi tayo eh. Ayun na lang. Hindi yan. Okay na, okay na. Okay na? Ayan. Ang dilim ah. Sa ko'y ilaw. Sige. Ayan. Oo, ay, ingat, ingat. Mahirap, ano, pumunta dito. Lalo sa gabi, ano. Tsaka maraming lamok. Oo, maraming lamok na. Hinabahan ako. Naglag ata yung puso. Sana ko naglaglag tayo. Hello. Hi, Mimi. Hello, kulot. Start muna tayo yung para sa inyo. Start tayong mga kape, ate, tapos delata. Yama. Para sa inyo, sa bahay. Tama. Shampoo, sabon. Magkami, alam mo. Yan, ito naman. Kasi di ba kulang kayo sa electric pan, isa lang yung pan nyo. Bagong electric pan. Electric pan na si Bigoy. Oo, para kay Bigoy sa kwarto. Pagawa natin kay Paul, ha? Opo. Sige. Opo. Thank you po. Thank you po. Sabi mo ito nga. Yan. Para sa inyo din. Para kay Colette. Colette. Thank you. Ano sasabihin mo? Yata. Para sa inyo din. Yay! Ako kayo! Tapos meron ni itlog. Bigas sa ate. Opo, salamat. Salamat. Umpisa na tayo ate yung pangnegosyo mo ha. Meron kang chair tsaka table para may gagamitin ka doon. Nakupo ka na. Ayan. Ito naman para sa negosyo mo ate. Gamit. Iha, tsaka sa bahay din. Wow. Ayan, ito, bagong gamit sa bahay.
Tapos, ito mga to ate, sa sauce mo. Isa sa mga ano, fish balls. Tsaka meron pa to. Ang ganda to, ano sa bahay. Tapos, water jug. Meron din sa para may gamit naman kayo dito, te. Opo, salamat. Salamat. Ano to, babe? Salamat. Sabi mo salamat. Salamat. Oo, yan. Salamat po. Ito, para doon naman. Pag-prito mo, te. Yan, kawali. Yan, tong saka, ano, sa, ano tawag dito? Trainer. Trainer, yan. Ito, para gamit mo rin, te. At saka ito, te, ilaw. Para lumakas-lakas naman tong ilaw mo, palitan natin, ha? Opo, salamat. Paul, palitan mo nga. O, ito pa, talagyan na ng mga, yung, di ba pag nakaprito ka na, yan, dito mo na ilagay. Para may tabo dun. Meron ka rin, leto na yan. Chopping board, tsaka, mga knife, tsaka, gunting. Maraming salamat, salamat. Salamat. Siyempre, yung mga damit mo, pang luto. Ay, ate, mag-ano ka? Gulaman, para ako. Partner nung ano. Pwede mong lagay din sa water jug, apo. Ha? Tapos ito, may asukal ka na din. Saka yung mga damit mo sa french fries. Tapos mantika, siyempre, para pagkito mo. Apo, salamat. Tapos, salamat po. Sa sauce. Ketchup. Ito may mga stick ka na din, te. Apo, salamat. May baso na rin. O, siyempre, para magtitinda ka na lang. Diba? Yan. Diba may tinapay kanina? O, ito, kalaman. Salamat. Tapos, meron din mga flour, tsaka cornstarch. Ay, yung cheese powder, ate. Para sa french fries. Tapos, meron na rin mayonnaise. Ito, ate Gina, yung lulutuin mo. Kikyang, fish balls, squid balls, tapos french fries, leto ni hot dog. Wow! Ito pa po, Ate Gina. Di ba wala ka namang ref? Alagaan mo lang sa yelo, ha? Wow, nakakatuwa naman dami. Oo. Wow! Hindi ko akala may pinda pala ako. Siyempre, para sa'yo, para mapagsimula ka na, ha? Bukas mapagsimula ka na. Salamat. Ate Gina, ito may laman. Tapos yung isa, para sa mga bata, mamaya mabuksan natin. Pero bago yan, may bibigay muna kaming cash para sa'yo, ha? Sana makatulong sa negosyo mo to, tsaka sa panggasos mo sa, ano, sa bahay, tsaka sa pag-aaral ni Biboy, ate, ha? Salamat. Hindi ko akalain talaga ito sa totoo lang. Salamat talaga sa school. Kundi dahil sa inyo na ganyan lang kami nakatikim ng ganito. Salamat ah. Para laking sa tulong talaga to sa amin. Laking tulong talaga to. Biyaya talaga kayo sa amin. Salamat. Sa tagal na namin dito, kailan kami nakatikim ng tulong. Hindi pa galing sa gobyerno namin. Salamat ah. Buti na muna kami. Sa totoo lang talaga, sa tingin na tayo lang kami nakatikin po. Salamat po sa nagbigay. Salamat po, po Sir Mark. Salamat po, Mama, ano? Ria po. Ria po. Salamat po. Maraming lang. Salamat po. Sana tumagal pa buhay niyo para makatulong sa katulad namin. Salamat. Kaya niyo po, makakarating po ano, Ate Gina. Gina, bigay mo na yung para sa mga bata. Alam. Ayan, para kay Colette. Ayan na. Mulan na. Ito para kay ate. Ang dami kong laruan. Ang dami kong laruan. Ang dami kong laruan. Tapos. Ah, ito para sa iyo, baby. Oh, ito para kay ate. I love you. Ah, ito maganda. Oh, ito para sa iyo din. Ay, ang ganda, baby! Saya.
ano. Salamat, salamat talaga. Magkatagawin mo anak. Papatay muna natin ah. Oh, waka muna dali. Toy mo yan. Toy mo yan. Ito naman ang pang boys. Ito para kay Kuya Kenneth. Tapos itong truck sa'yo ha, Justin. Justin. Tapos si Rama na lang kayo ni Kuya ha. Para sa'yo yan. Thank you. Thank you. Kay Kuya na. Ito na kay Ate. Ito na may boys sa'yo. Okay. Ito na. Justin, hawak mo. Justin, hawas mo. Ikaw din, Kuya. Maglalaro ka. Okay na po. Salamat sa Bilo. Salamat, salamat talaga, Tin. Ito na, Ning, sa'yo, Ning, Ning, oh. Ah, ito sa'yo, oh. Oh, Tin, Tin, Ning. Ang ganda, Ning, no. Sa'yo, baby, sa'yo, sa'yo. Sa'yo, baby, sa'yo. Ganda, ganda na, Ning, Ning, ko, ah. Ang ganda na, Ning, Ning, ah, ganda. Oh, ito yung baby mo. Ang baby mo, anak, oh. Pinapangarap ko talaga ang bumbero, Tin. Ayan, ah. Gusto mo ba, ang truck ng bumbero? Gusto niya maging bumbero, eh. Ganda pala, Tin, eh. Buksan mo na para malaro mo na. Tin, pag inaano mo yan. Ganda. Gusto mo yan? Ining! Ining! Pag dance mo, dance. Maraming po salamat. Kailangan ang verbal. Nakaligaya ng mga anak ko. Ngayon na nakatikim ng ganito talaga. At saka yung apo ko, yung makulit na dalawang to. Ate Gina, magpapaalam na po kami. Sana po makatulong sa inyo ng malaki yung negosyo nyo, ma'am. Maraming maraming salamat talaga sa inyo, ha. Diyos ko, hindi ko akalain ganito pa nakasaya pag nakakatikim ng biyaya. Maraming salamat po. Maraming maraming salamat. Thank you, Ate Gina. Maraming salamat po. Salamat sa inyo tatlo. Ate Gina, atin po kami, ha. Oh, salamat po sa inyo tatlo. Kayo ang naging daan sa amin. Salamat. Maraming maraming salamat. Bye po. Bye-bye. Thank you. Bumalik kami makalipas ng ilang araw. At nakita namin si Ate Gina sa ilalim ng punong ito. Ate Gina, kamusta na po? Ito, hindi na namumroblema. Masayang masaya dahil hindi na ako mag-aanap ng kakainin namin sa araw-araw. Natira pa. Araw-araw, sinasakay ko yung paninda ko sa bangka. Napunta dito. Tapos, didisplay ko dito. Tsagaan lang. Wala namang madaling paraan eh. Kasi ang importante kuminta. Kumain araw-araw. Ano oras ka naglalabas ng paninda mo? Alauna. Ano oras ka na tatapos? Alas 5 na nga po. Mabili naman? Oo, mabili. Lalo na dyan sa Bubuhan. Nag-ano ako ng order doon. Kumukha ako ng order nila, inahatid ko rin. Para, ano, made to order yan. Ayos. Ate Gina, magkano na kinikita mo ngayon? Kung kinikita ko, 500 hanggang sa 656 sa araw. Kasigit pa. Mas maganda kita ngayon kaysa dati. Dati 60 pesos tama ng pagkain. Ngayon, laking tuwa ko talaga dahil kumikita na ako ng malaki. Tatlong beses na kami kumakain o higit pa sa isang araw kaysa dati. Dati, swerte lang kumakain o hindi. O ngayon, mas masaya na dahil salamat naman sa tulong niya binigay sa atin. Pangangalagaan ko to habang ako nabubuhay. Oo, promise sana yan. Promise na yan. Nakitulong ko sa buhay ko.
adventure din. Magkano, ati? Yung ano na yung dito. Pag maganda, bawal ang 5 piso. Ay, gano'n! Kailangan 10 for the land. Hindi naman ako maganda. 5, 10 piso! 10 piso yan, boy. Lagyan mo nga mo ito. Dyan ba? Ilang oras lang ay ubos agad ang paninda ni Ate Gina. Kasi magaling siyang mag-sales talk. You are a hypocrite. How can you become a socialist if you have your own business? My reply, the goal of socialism is to get the people out of poverty and not to become poor like them. BCT or business, commerce, and trade do exist whether you live in a socialist or in a capitalist country. Socialism is not about isolation, all right? Again, the goal of socialism is to get the people out of poverty and not to become poor like them. Just because you believe in the ideology of socialism doesn't mean that you have no right to run your own business. Socialism is about pursuing/implementing the population's equality, civil and human rights. Socialism is to resist oppression and exploitation.